Bagamat humupa na ang baha sa ilang bahagi ng Cavite, problema naman nila ngayon ang kakulangan sa pagkain. Nasa state of calamity na ang buong probinsya ng Cavite. Live mula sa Noveleta sa Cavite, may report si Chino Gaston. Chino? Jessica, bakas nga ang epekto ng baha dito sa ilang bayan ng Cavite. At hindi lamang dito sa infrastruktura ito nakikita, kundi maging sa kalagayan ng mga kababayan natin dito na lang ngayon ay nangangailangan ng tubig, pagkain, gamot at iba pang tulong na pwedeng ihatid ng mga nagmamagandang loob. Sa kasagsagan ng malakas na ulan sa Noveleta, Cavite kagabi, tumambad at humarang sa trapiko ang dalawang nichong ito. Paniwala ng ilang residente, naanod na mga ito mula sa isang sementeryo doon malapit sa ilog. Pero mga nakapanlulumo, isang bangkay na lalaki ang natagpuan ng humupa ang tubig. Tinangay umano ng baha ang 23 anyos na biktimang kinilalang si John Genesis Javier. Sa maraming bahagi ng Noveleta, umabot hanggang hita ang tubig. Ang mga pamilyang apektado, inilikas muna ng lokal na pamahalaan sa isang palengke roon. Ito naman ang nakakapangilabot na eksena kanina sa Tanza, Cavite. Bandang alas 8 ng umaga, nang rumagasa ang tubig matapos bumigay ang kalapit na irrigation dam. Nagtangka pang ilang residente na sagipin ang mga stranded. Pero sa lakas ng daloy ng tubig, maraming bahay pa rin ang inabot ng baha. Pero ang naging problema naman nila, pagkain. Nagkagit-gitan at nagkatulakan ang mga residente habang nakapila sa rasyon. Ang mga bata at matatandang kasamang nakapila, naipit. Mat! Kanya-kanyang diskarte sa paghagilap ng makakain ng mga residente sa Kawit, Cavite. Iilan na lang kasi ang bukas na tindahan. Bibili po ng gamot. Kanina pa po kami nito eh. Palima po ng palima yung pasok. Lima lang na tao. Ang tagal-tagal. Ang iba, sinuong naman ang hanggang tuhod na baha, makabili lang ng gamot sa nag-iisang bukas na drugstore na ito. Bibili po pangangailangan sa bahay. Wala po eh. Maraming sarado. Mga inabot ng baha. Jessica, nagsisimula na naman bumuhos ang malakas na ulan dito sa Noveleta at marami sa ating mga kababayan dito ang nakaantabay kung anong ihahatid ng gabi maging ng madaling araw dahil sa Noveleta, wala nga kuryente ngayon dito maging sa mga karating na lugar. Okay, Chino, paano yan, no? Iisa yung butikang bukas, mahaba yung pila, sa ganitong sitwasyon na basa ang maraming kababayan natin dyan, asahan natin marami nagkakasakit. Paano kaya? May tulong ba galing sa regional, provincial, national agencies para sa mga Tigarian sa Noveleta? Walang pagpapaliwanag sa atin dito sa pag-iikot natin sa ilang bayan na nasalanta, yung mga coastal tinatawag natin coastal towns dito ng Cavite na siyang lubos na apektado ng matinding pagbaha, ay meron naman daw na ipinangako ang provincial government na ihahatid na tulong maging ang gamot na kinakailangan ngayon ng mga ilang mga residente. Pero karamihan ng mga residente ay hindi na hinihintay itong mga sinasabing tulong na darating sa kanila. At kung mapapansin nyo sa ating video ay maraming mga napapansin tayong mga kababayan na sumusuong sa baha at naglalakad ng napakalayo para marating lang yung mga sinasabi natin dito malalaking department stores o malls na bukas hanggang sa mga sandaling ito at hindi masyadong apektado ng baha. Kaya kilo-kilometro daw ang nilalakad nila para makarating lamang doon sa mga lugar kung saan bukas sa mga tindahan. Okay, itong video na pinapakita natin ngayon, Chino, ito yung pila para sa relief goods. Iba pa dun sa pila, dun sa nag-iisang bukas na butika, kamo. Yes, tama ka, Jessica. Parang ang war zone ito, no, kung saan nagkakaubusan ng supply ngayon. Dahil pagpapaliwanag natin dito, pagpapaliwanag na rin ng mga nangangasiwa dito sa mga local governments na lakas daw ng tubig talaga. Maraming mga establishmento dito ang nabaha at nasira yung kanilang mga paninda. Kung kaya't bukod sa kakulangan ng gamot, ay kulang din o walang mabilhang pagkain dito sa mga lugar na nasalantangan ng matinding baha. Okay. Sana nakikinig sa atin yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kailangan po ng ating mga kababayan sa Noveleta, sa Cavite, gayon din sa iba pang mga bayan dyan ng gamot at pagkain. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Chino Gaston.